Paunti-unti ay natatanggap na rin naman ni Adele na wala na talagang pag-asa na maging sila ni Carter. Malapit na kasing matuloy ang arranged marriage nito sa babaeng sa tingin niya ay bagay naman doon. Samantalang siya, kahit gusto pa nila ni Carter ang isa't isa, ay wala siyang laban dahil maid lang naman siya sa mansyon ng pamilya ni Carter. Ay, taas naman ang pangarap ko na maging kami. Ikita naman na malabo. Langit siya. Lupa naman ako. Ba't ba ang baba ng tingin mo sa sarili mo? Rinig niyang tinig ng isang lalaki na pamilyar sa kanya. Nang lingunin niya iyon, nakita niya si Carter na nasa may likuran niya na pala at narinig siya kanina na nagsasalita. Sa pagkagulat niya, ay napaatras siya at saka yumuko. Pasensya na po, sir. Huwag niyo pong intindihan ang sinabi ko. Biro lang po yun. Adele, kung narinig ko lang na sinabi mong gusto mo ako, ititigil ko ang kasalamin ni Kenna para sa'yo. Kasi ikaw ang gusto ko. Pero ayaw ko naman maging selfish sa'yo. Gusto ko rin malaman kung gusto mo rin ba ako. Kunot noong sabi sa kanya ni Carter. Nang tumingin naman sa paligid si Adele, napabuntong hininga siya dahil wala naman maid sa paligid nila. Kinabahan kasi siya kung may makarinig at magsumbong. Ayaw niyang mawala ng trabaho. Sorry sir, kahit na gustuhin ko kayo, hindi po tayo bagay. Tanging sagot ni Adele. So, gusto mo ba ako? Aakmang sasagot na sana si Adele, pero may nakita siyang maid na papalapit sa gawin nila. Tinawag siya nito kaya napalingon siya. Excuse me po sir, pero pinapatawag po ni Ma'am Kenna si Adele sa kwarto niya rito. Saad nito. Si Kenna ang fiancé ni Carter. Sa mansyon nila iyon tumutuloy dahil suwisyon iyon ng mga magulang nila. Para daw kapag ikasal na sila, ay di sila magkailangan. Magkahiwalay naman sila ng kwarto dahil hindi pa naman sila kasal. Mauna na po ako, sir. Paalam ni Adele at kinibit-balikat na lang ang pinag-usapan nila ni Carter. Gustuhin man ni Adele na tumanggi kay Kenna, pero siya na ang napili nito para maging personal maid. Hindi naman magtataka si Adele dahil nalaman kasi nito na siya ang maid na malapit kay Carter, kaya iyon ang madalas nilang pagkwentuhan. Adele, bagay pa to sa akin? Bungad sa kanyang tanong ni Kenna, pagkatapos siya nitong papasukin sa loob ng kwarto nito. May hawak iyong maganda't halatang mamahaling dress na itinatapat sa katawan saka tumitingin sa salamin. Opo ma'am, bagay na bagay po sa inyo, sobra. Nakangiting tugon niya. Weh, baka nagsisinungaling ka lang. Bagay po talaga sa inyo, kasi kahit ano naman pong suotin ninyo, bagay po. Naniwala na rin naman si Kenna. Isa kasi siyang sikat na model at nasabi nga sa kanya noon ni Adele na iniidolo siya nito. Pero masakit para kay Adele na ang iniidolo niya pa ang mapapakasalan ng mahal niya. Salamat. Ito kasing susutin kong dress sa date namin ni Carter mamaya. Ayoko naman mapahiya sa kanya. Alam mo naman, almost perfect na ang lalaking yun. At ang swerte ko nga sa kanya kasi siya ang mapapangasawa ko. Saad ni Kenna. Okay ka lang ba, Adele? Tanong ni Kenna nang matahimik siya. Opo, ma'am. Kung masama ang pakiramdam mo ngayon, pwede ka naman mapahinga muna. Ako bahala sa'yo. Ipapaalam kita. Sabay hawak nito sa kamay niya. Salamat po, ma'am, pero okay lang naman po ako. Hindi talaga magawa ni Adele na magalit kay Kenna kahit nagsiselo siya dahil sa sobrang bait nito sa kanya. Kaya naisip niya na kailangan niya na talagang itigil ang nararamdaman niya kay Carter, pero hindi niya alam kung paano. Para kasing hold-upper si Carter at nakuha na nito ang puso niya. Sige, ikaw bahala, Adele. By the way, nakita mo ba kanina si Carter?
Kanina po, nag-usap kami. Mabuti ka pa, hindi ka niya iniiwasan. Parinig ni Kenna at nakasimangot na napaupo sa kama niya. Hindi ko naman masisisi si Carter. Kasi arranged marriage lang naman ang magaganap sa amin. Pero gusto ko siya. Ano bang dapat gawin ko, Adele? Maging totoo lang po kayo sa sarili nyo. Pakita nyo po kay Sir kung gaano siya ka-importante sa buhay nyo at mas importante sa lahat. Huwag nyo siyang sukuan. Sad ni Adele na hindi niya nagawa para kay Carter. Parang may pinaghuhugutan ka. Nakangiting tanong ni Kenna. Wala naman po, ma'am. Pagtatanggi niya at nahirapan na makipagtitigan pa kay Kenna. Okay, I'll take note lahat ng sinabi mo. Tumayo si Kenna at niyakap si Adele na nagpagaan ang loob niya. Napakala si Kenna sa pagkakayakap nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Lalapit sana sa pinto si Adele para buksan iyon, pero pinangunahan siya ni Kenna. Ako nang bahala. Bumungad kay Kenna si Carter. Pagpasok ni Carter sa loob ng kwarto, napatigil siya nang makita niya si Adele sa loob. Yumuko iyon dahil ayaw nitong makipagtitigan sa kanya. Iwan ko po muna kayo, ma'am, sir. Paalam ni Adele at dali-daling naglakad papalabas ng kwarto. Sinara naman agad ni Kenna ang pinto at masayang hinarap si Carter. Nice! Naligaw ka for the first time sa kwarto ko. Anong kailangan mo, Carter? Wala. Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi matutuloy ang gusto mong date natin. Marami akong gagawin. Busy ako. Straight to the point itong sabi. Nakaramdam naman ang kirot sa dibdib si Kenna dahil sa sinabi ni Carter sa kanya. Umasa siya na matutuloy ang date nila. Pero, hindi mo ba magagawa ng paraan? Ngayong araw lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Hindi ba yung madaling ibigay? Hindi na napigilan ni Kenna na mapaiyak habang nakakuyom ang kamay niya. Siguro nga kasi hindi mo naman talaga ako mahal. Ako lang naman ang nagmamahal sa'yo kaya anong laban ko? Pero kahit ang tigas ng puso mo sa akin, hindi ako susuko. Kailangan mo sumuko, Kenna. Para sa huli, hindi ka masaktan ng sobra. Naglakad na papaalis si Carter sa kwarto ni Kenna dahil hindi niya na gusto pa iyong kausapin. Sa totoo lang, ayaw niyang pasahin iyon kaya mas okay na sa kanya na malaman nito na una pa lang ay hindi niya iyon gusto. Nakasalubong ni Carter si Adele sa sala pero hindi siya nito inintindi. Humahanga talaga siya kay Adele kahit na maid lang iyon ang mansyon nila. Bukod sa maganda iyon ay napakabait pa nito at hindi selfish. Okay lang sa kanya na maging malungkot siya basta maging masaya lang ang tao sa paligid niya. Tulad ng ginagawa ni Adele para kay Kenna, hindi na lang siya pinapansin ni Adele para doon. Dumiretso naman agad si Adele papunta sa kwarto ni Kenna. Nagulat siya nang makitang umiiyak iyon, kaya agad niya iyong nilapitan at hinimas ang likod para pakalmahin. Ma'am, ano pong nangyari? Kunot noong tanong niya. Si Carter. Binaliwalaan niya naman ako. Hindi na matutuloy ang date namin mamaya. Ang sakit lang din kasi pinaparamdam niya talaga sa akin na wala siyang gusto sa akin. Pasensya na po sa nangyari. Huwag po kayo mag-alala. Magugustuhan din po kayo ni Sir. Hindi lang po agad-agad kasi kailangan niyo muna makilala ang isa't isa. Kapag nakilala niyo po si Sir, sobrang bait po nun. Sad ni Adele dahil bigla niyang naalala noon kung paano sila nagkakilala ni Carter noong unang pasok niya pa lang ng trabaho sa mansyon. Masungit talaga iyon at parang walang pake sa mundo. Pero nung palagi niya iyong kinukulit at kinakausap, kahit ayaw nito, ay gumagaan na ang loob nito sa kanya. Hindi niya nga inaasahan na magkakagusto sila sa isa't isa ng palihim.
Pasensya ka na, Adele, kung nadadamay pa kita rito sa pag-e-emote ko. Akala ko kasi dahil anak ako ng mayaman, makukuha ko na lahat ng gusto ko. Spoiled brat kasi ako nung bata pa at hanggang ngayon. Kaya nasanay na ako. Pero ang hirap na yung lalaking gusto ko hindi ko makuha-kuha. Sana maintindihan mo ako. Opo, ma'am. Gusto ko muna mapag-isa ngayon. Iwan mo muna ako rito, please. Sinunod naman ni Adele si Kenna. Naglakad na siya papalabas at sinara ang pinto. Pababa siya ng hagdan nang makita niya ulit si Carter na nasa may sala nakaupo sa sofa. Nang makita naman siya nito, ay agad siya nitong sinalubong. Adele, sandali. Hinawakan nito ang braso niya para pahintuin siya. Ano pong kailangan niyo, sir? Mahinang tanong ni Adele dahil may iilang maid na dumadaan. Binitawan na siya ni Carter at saka na pabuntong hininga. Bakit mo ba ako iniiwasan these days? Hindi ako sanay. May problema ba tayo? Sir, kailangan niyo pong mag-focus sa fiancé niyo at hindi sa akin. Alam niyo po bang nasasaktan siya dahil sa sinabi niyo sa kanya? Kailangan kayo ni Ma'am Kenna, lalo na ngayon. Kilala mo ako, Adele. Hindi ako yung tipo ng tao na plastic. Ayoko maging concerned sa kanya. Kasi kapag ginawa ko yun, mas lalo lang mahuhulog ang loob niya sa akin. Paliwanag ni Carter. Mas maganda nga po yan para maging close kayo kasi yun ang gusto ni Ma'am Kenna. Sana maging malinaw po sa inyo na hindi talaga tayo pwede. Kasi kahit balibalik na rin ang mundo, hindi tayo baagay. Umalis na muna si Adele sa harapan ni Carter dahil baka kung ano pang masabi niya. May mga nagtitinginan na rin kasi sa kanilang ilang maid dahil sa masinsina nilang pag-uusap. It end up na umiyak din si Adele. Nahihirapan kasi siya kung anong dapat ba niyang sundin. Puso ba o isip? Kasi kung puso ang pipiliin niya, si Carter ang laman nito. Pero kung isip naman, pipiliin niya maging masaya si Kenna sa piling ni Carter. Ilang oras ang lumipas, nagulat si Adele nang ipatawag siya ni Chris, ang dad ni Carter. Pagkapunta niya sa office nito, pinaupo siya nito sa couch kaharap nito. Sir, kailangan niyo po raw akong makausap. Kinakabahan niyang tanong. Yes, may kailangan lang akong i-clear sa'yo. Ano po yun? Dediretsuhin na kita. May gusto ka ba kay Carter? Kumabog na malakas ang puso niya sa tanong nito sa kanya. Hindi niya kasi inaasahan niyon, pero hindi niya naman pwedeng sabihin ang totoo. Nagtataka lang siya kung bakit na itanong iyon bigla sa kanya. Wala po, sir. Sabay iwas niya ng tingin. Nabalitaan ko lang kasi na masyado kang napapalapit sa anak ko. You know na may fiancé na siya at maid ka lang dito. Ikaw pa nga ang personal maid ni Kenna. Sorry po pero kinakausap lang naman po ako ni sir. Alam ko naman po na maid lang ako rito. Good. Ayoko lang kasi na hindi matuloy ang kasal nila. Pwede ka nang umalis. Puntahan mo na si Kenna, baka kailangan ka na niya ron. Tumayo na si Adele sa inuupuan niya at tahimik na umalis sa office ni Chris. Nasaktan siya, pero kailangan niya talagang tanggapin ang katotohanan. Ma'am, bakit suot niyo po ang dress na yan? Akala ko po hindi tuloy ang date niyo ni sir. Napangiti naman iyon sa kanya. Halatang good mood na ulit iyon dahil sa ekspresyon ng mukha nito. Tuloy na ulit. I don't know kung bakit nagbagong isip ni Carter. Pero kahit ano pa man ang dahilan, masaya na ako. At least, magkakaroon kami ng time para sa isa't isa. Pagkakataon ko na rin to, Adele, para maging close ko siya. Magandang balita po yan. Masaya po ako para sa inyo. Ayos na mag-itsura ko? Tanong nito matapos mag-makeup.
Ang ganda niyo nga po. Salamat. Ikaw rin naman maganda ka kahit wala kang makeup. May boyfriend ka na ba? Bigla nitong tanong kaya nailang siya. Wala po. My gosh. Talaga? Wala? Sa ganda mong yan? Natawa naman si Adele sa reaksyon ni Kenna. Hindi po ba halata? Sino naman pong magkakagusto sa akin? Maganda ka, Adele. Kulang ka lang sa self-confidence. You know what? Umupo ka nga rito. Hinila siya ni Kenna papaupo sa upuan habang nakaharap sa salamin. Ano pong gagawin niyo sa akin? May make-upan kita. Nakangiti nitong sagot. Po, huwag na po. Baka kung ano pang isipin ng iba. Tsaka mahuhuli na po kayo sa date niyo ni Sir. Kunot noong sabi ni Adele na susubukan sanang tumayo pero pinipigilan siya ni Kenna. Hindi pa ako malilate. Mamaya pa naman ang date namin. Sakto lang yon pag natapos ko ng palitawin palalo ang ganda mo. Para naman magkaroon ka ng confidence. Hindi na nakatanggi pa si Adele dahil kung gagawin niya iyon, baka maging dahilan pa ng pagka-bad mood ulit nito. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig niya magsalita ulit si Kenna habang nakapikit siya. Okay, final touch na lang. Masayang sabi nito. Kinakabahan siya dahil baka kung ano nang ginagawa nito sa mukha niya. Pero may tiwala naman siya kay Kenna. Parang kaibigan na rin ang turing niya roon bukod sa pagiging amo nito sa kanya. Okay na. Unti-unting minulat ni Adele ang mata niya. Nakita niya agad ang sarili niya sa salamin dahil nakaharap siya roon. Ako po ba talaga yung nakikita ko sa salamin? Hindi makapaniwala ang tanong ni Adele. Magandang babae kasi nakikita niyang refleksyon doon na sumasabay sa kilos niya. Ikaw nga, o diba ang ganda mo? Napangiti naman si Adele at mas lalong lumitaw ang kagandahan nito. Ngayon, maniwala ka na dapat na maganda ka. Salamat po, ma'am. Tumayo si Adele sa inuupuan niya at niyakap si Kenna. You're always welcome. Nga pala, I have to go. Baka hinihintay na ako ni Carter. Pwede mo ba akong samahan sa ibaba? Po, hindi po pwede makita ng mga may dito na ganitong ayos ko. Siguradong pagchichismisan nila ako at magsusumbong pa yun kay Mama at Sir. Alalang sabi ni Adele. Don't worry kung gawin nila yun. Ako bahala sa'yo. Let's go! Sumunod na lang si Adele dahil naglakad na iyon papaalis. Ayaw niya magalit sa kanya si Kenna dahil iyon na lang ang kakampi niya sa mansyon. Pababa na sila ng hagdan nang makita nila si Carter na naghihintay sa ibaba. You look beautiful! Saad ni Carter habang nakatingin kay Adele. Napansin naman niyo ni Kenna na parang hindi mo lang siya napansin ito. Maganda po talaga si ma'am. Saad naman ni Adele, kaya napatingin saglit doon si Carter. Let's go. Pilit na pangiti ni Kenna. Bumuntong hininga si Carter at naglakad na papalabas ng mansyon. Sumunod naman si Kenna roon dahil baka iwan siya nito. Carter, ba't ba hate na hate mo ako ng sobra? Inis na tanong ni Kenna habang nagmamaneho si Carter. Paraan niya rin iyon para sirain ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Sumagot naman iyon at hindi na nag-isip pa. Hindi pa bahalata. Ayoko sa'yo kasi pinapipilitan mo ang sarili mo sa'kin kahit di naman kita gusto. May mali ba sa'kin? Ano bang dapat gawin ko para magustuhan mo ako? Wala kang dapat gawin. Wala kang dapat baguhin. Hindi mo ako deserve kasi hindi kita mahal. Masasaktan ka lang sa relasyon natin kung ipagpapatuloy mo pa to. Think about it, Kenna. Pagkarating nila sa tapat ng resto, bumaba na sila at naglakad na papasok doon. Ni hindi man lang makaramdam ng kilig si Kenna habang kasama niya na ngayon si Carter. Parang unti-unti niyang na-realize lahat.
Umorder na sila at para silang mga pipi ng magkaharap at hinihintay ang in-order nila. Hindi mo malang ba ako kakausapin? Tanong ni Kenna sa malungkot na boses. For what? Anong pag-uusapan natin? Nag-usap pa lang tayo sa kotse, di ba? Cold na sagot ni Carter. Dumating na ang order nila at nilagay sa table nila. Tinigilan muna ni Kenna na kausapin si Carter dahil alam niyang hindi lang naman siya nito iintindihin. Samantalang sa kabilang banda ay hindi maiwasan ni Adele na makinig sa pinag-uusapan ng mga nagchichismisang maid malapit sa kanya. Lalo pat naririnig niyang binabanggit na mga iyon ang pangalan niya na para bang pinariringgan talaga siya. Siya kasi ang bagong topic na naman ito dahil sa ayos ng itsura niya ngayon. Nakuha na naman ni Adele magsipsip kay Ma'am Kenna, ano? Problemadong sabi nung isa. Eh hindi pa nadala nung kinausap siya ni Sir Chris. Lahat gagawin para maging amo rin siya rito. Kaya nga, pati paglalandi kinakarir na rin. So sinabi niyo pa, dapat matanggal na yan sa trabaho niya rito. Ulit pa nung isa at nagtama pa ang paningin nila na kinailang nito. Ano po bang problema niyo sa akin? Wala po akong ginagawang masama. Nagtatrabaho po ako ng maayos dito. Hindi tulad nyo na walang magawa kundi ang magchismisan. Wala din po ako nilalandi. Tsaka si Ma'am Kenna ang may gusto na ayusan po ako. Hindi ko po siya pinilit. Magalang pa rin na depensa ni Adele dahil matanda pa rin ang mga iyon sa kanya. Gustuhin niya man na huwag magsalita pero hindi na siya nakapagpigil. Anong ingay ito? Strict ang boses ng lalaki ang narinig nila. Napatingala pa sila dahil pababa iyon ang hagdan. Si Chris iyon kaya kinabahan sila at napayuko na lang. Bumalik na kayong tatlo sa trabaho niyo rito. Maotoridad nitong utos doon sa tatlong na chichismisan kanina. Salamat po, sir. Saad naman ni Adele. Ayoko na maulit pa ito, Adele. Kung hindi, tatanggalin na kita rito sa trabaho mo. Umalis din agad si Chris sa harapan niya pagkatapos din siya nitong pagsabihan. Nakaramdam ng pagkatakot si Adele dahil pakiramdam niya, isang maling gawa niya lang ay maaaring mawalan siya ng trabaho. Pagkarating ni Kenna sa mansyon, sinamahan niya na iyon papunta sa kwarto nito. Nagtataka si Adele dahil hindi nito kasama si Carter at mukhang malungkot iyon. Okay lang po ba kayo, ma'am? Hindi. Naiinis ako. Hindi ko malang magawa makuha ang loob ni Carter. Hindi ako ang gusto niya. At halatang may gusto siyang iba. Humanda sa akin na mabain yun kapag nalaman ko kung sino siya. Gigil na sabi ni Kenna at hindi na nakapagtimpi. Pinagbabato niya ang makuha niya mga gamit sa pader. Umiiwas na lang si Adele dahil baka matamaan siya. Masakit para sa kanya nang makitang nagkakaganon si Kenna. Alam niyang masasaktan niya iyon kung malaman nito na siya ang babaeng gusto ni Carter. Ma'am, tama na po. Pakiusap ni Adele at tinitigan siya nito. Ikaw, Adele! Po, kinakabahang tanong niya. Ikaw, Adele, may kilala ka bang babaeng umaaligid kay Carter? Kasi ikaw malapit ka sa kanya. May naikwento ba siya sa'yo? Wala po. Hindi naman po pala kwento si Sir tungkol sa personal niyang buhay. Palusot niya. Nagulat siya nang hawakan ni Kenna ang kamay niya. Adele, I want you to help me. Help me know kung sino ang babaeng gusto ni Carter. Okay po, susubukan ko po pero ngayon po kasi mainit ang mata ng mga maid sa akin. Dahilan ni Adele para hindi tanggapin ang pakiusap ni Kenna. Don't worry, akong bahala sa'yo. Just help me. Tumango na lang si Adele bilang tugon at binitawan na siya ni Kenna. Lumapit na iyon sa kama nito at doon humiga.
Si Adele naman, niligpit niya na ang kalat na nagawa ni Kenna dahil sa pagwawala nito. Naawa siya kay Kenna, pero naaawa rin siya sa sarili niya. Maaaring mawala ang tiwala sa kanya ni Kenna. Mawalan siya ng trabaho. At worst, maikasal ang taong mahal niya sa iba. Pagkatapos maglinis ni Adele, bumaba muna siya roon sa sala. Hindi niya naman inaasahan na makakasalubong niya si Carter na mukhang kadadating lang. Paglagpas nito sa kanya, naamoy niya na amoy alak iyon. Hinabol niya tuloy iyon at hinarangan muna ang daraanan. Sir, naglasing po ba kayo? Alalang tanong niya. Iyon kasi ang unang beses na makita niyang lasing iyon na umuwi ng mansyon. Why? Hindi ba wala kang mapakisakin? Sir, sorry po. Concern lang naman po ako sa inyo bilang kaibigan niyo at may dito. Yumuko si Adele para hindi na ulit siya pagtaasan ng boses ni Carter. Nagulat na lang siya nang iangat nito ang baba niya kaya nagkatitigan sila. Hindi na siya nakapalag pa nang yakapin siya nito. I'm sorry. I'm sorry kung napagtataasan kita ng boses. I'm sorry kung nahihirapan ka sa sitwasyon natin. Lagi mong tatandaan, ikaw ang babaeng mahal ko. Malambing na bulong ni Carter sa kanya at hinalikan siya sa noo. Kahit pamanlasing si Carter, ay ramdam ni Adele na seryoso iyon sa sinasabi. Kaya napatulo na lang ang luha niya habang nasa bisig nito. Carter? Anong ibig sabihin nito? Tanong ng mom ni Carter pagkarating nito sa mansyon kasama ang asawa nito. Napakala si Adele sa pagyakap sa kanya ni Carter, pero nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya. Matapang nitong hinarap ang mga magulang nito. Mom, Dad, si Adele, siya ang gusto ko. Ayokong maikasal sa iba dahil siya ang babaeng gusto kong iharap sa altar. May paninindiga na sabi ni Carter. Kita naman nila ang pagkagulat ng reaksyon ng mom at dad ni Carter. Kinakabahan si Adele sa ginagawa ni Carter na pag-amin. Sa pagkakahawak nito sa kamay niya, ay parang ayaw na siya nitong pakawalan pa. Tinaasan naman sila ng kilay ni Arella. No! Hindi pwede na maging kayo! Si Kenna lang ang babaeng bagay sa'yo! Isang malaking kahibangan ito, Carter! Ipapahiya mo ba ang pamilya natin? Saan naman ni Chris na hindi sang-ayon? You're fired, Adele! Go pack your things now! Gigil na sabi ni Arella. Mom, hindi niyo pwedeng paalisin si Adele dito. Hindi niyo ba ako naiintindihan? Siya ang gusto ko. Why don't you support me? I have my decision and it's final. Tumingin naman si Adele kay Carter para kausapin iyon. Ayaw niya rin kasing siya ang maging dahilan para hindi maging magkasundo si Carter at ang magulang nito. Sir, tama na po. Aalis na lang ako. Tama naman sila. Hindi tayo bagay. Para walang gulo. Aalis na lang ako. No. Dito ka lang. Desisyon ko rin to, sir. Pasensya na. Hindi na nagpapigil si Adele at tumakbo na siya papunta sa kwarto niya. Nakita niyang pinagtitinginan siya ng maid habang tumatakbo at umiiyak pero wala na siyang pake. Gusto niyang ilabas lahat ng sakit na nararamdaman niya kahit sa pag-iyak na lang. Agad siyang nag-impake. Hindi na siya nakapagpaalam pa kay Kenna dahil paniguradong magtatanong iyon sa kanya. Tumuloy si Adele pansamantala sa apartment dahil wala siyang ibang mapupuntahan dahil malalayo ang kamag-anak niya. Wala na rin siyang pamilya kaya mag-isa na lang siya sa buhay. Binaling ulit ni Carter ang tingin niya sa magulang niya nang malaman niyang nakaalis na si Adele. Kasalukuyan kasi siyang nakaupo sa harap ng mga ito sa loob ng office nila.
Bakit niyo pinaalis si Adele? Kailangan ko siyang sundan. Tatayo na sana siya, pero pinigilan siya ng dad niya nang hawakan ito ang balikat niya. At saan mo naman siya pupuntahan? Hindi ka pwedeng umalis. Lasing ka, Carter. Stay here sa mansyon na pumunta ka muna sa kwarto mo para mahimasmasan ka. No, Dad. Tutunganga na lang ako rito at walang gagawin. Hindi ko kaya. Lalo pat hindi ko alam ngayon ang lagay ni Adele. Alam kong nasaktan siya dahil sa mga nangyari. At kapag may nangyaring masama sa kanya, kayo ang sisisihin ko. Sinampal naman agad ni Arella si Carter dahil sa pagtataas nito ng boses sa kanila. Stop, Carter! Magulang mo pa rin kami! Anak niyo rin naman ako. All I want is huwag niyo ang pakialaman ng buhay ko. Oo. Sinusunod ko nga ang gusto niyo na makipag-arrange marriage kay Kenna. Ba't punong-puno na ako? Hindi ko na kaya pa ang ganitong setup. I'm sorry. Lumabas na si Carter sa loob ng office at di na naghintay ng sasabihin ng magulang niya. Papalabas siya ng mansyon nang may tumawag sa kanya kaya natigilan siya. Carter! Sandali! Sigaw sa kanya ni Kenna kaya nilingon niya muna iyon. What? Saan ka pupunta? Alalang tanong ni Kenna na mapansing lasing iyon dahil sa paggewang-gewang na paglalakad. Basta, wala ka na ron. Huwag mo na akong pakialaman pa tulad ng magulang ko. Kinuha ni Carter ang susi niya sa bulsa at naglakad na papalabas. Sumunod naman sa kanya si Kenna dahil alam nitong binabalak niyang magmaneho. Saan ka nga pupunta? Ihahatid na lang kita kung mapilit ka kaysa magmaneho ka ng lasing. I don't need your help. Layuan mo na ako, baka maging masaya pa ako. Padabog na sinarado ni Carter ang pinto ng kotse niya pagkatapos niyang pumasok roon at saka nagmaneho na siya papaalis. Wala nang nagawa si Kenna nang magmaneho na si Carter papaalis pero balak niya iyong sundan. Pumasok muna siya sa loob para kumuha ng susi sa kwarto niya. Nang may nakasalubong siyang maid, kinausap niya iyon sandali. Anong nangyari kay Carter? Ba't parang wala siya sa mood? May alam ba kayo? Tanong ni Kenna dahil alam naman niyang mga dakilang chismosa ang mga iyon. Ewan po ma'am. Hindi po kasi kami nakalapit nung marinig naming nakikipagsagutan si Sir kay Ma'am Arella at Sir Chris. Hawak pa nga po niya ang kamay ni Adele na parang pinagtatanggol ang babaeng yun. Ano? Nasaan si Adele? Tanong niya dahil hindi niya pa iyon nakita kanina pa. Sumabat naman iyong isa pang maid. Hindi niyo po pala alam ma'am, natanggal na po si Adele sa trabaho niya rito. Ewan namin kung bakit pero may kutob po kaming dahil iyon sa kanila ni Sir Carter. Napakunot noon naman si Kenna at nagsimula nang mapukaw ang kuryosidad niya. Sa kanila? Anong meron sa kanila ni Carter? May sumabat naman sa kanilang pamilyar na boses. Papalapit sa kanila si Arella na halatang narinig ang pinag-uusapan nila. Bumalik na kayo sa trabaho nyo. Strict ang utos nito sa mga maid at binaling naman ang tingin kay Kenna. Ako na ang bahala mapaliwanag sa iyo lahat. Sumunod ka sa akin kasi ayokong dito tayo mag-usap, Kenna. Tatanggi sana si Kenna dahil gusto niyang sundan si Carter pero pinili niya na lang sumunod kay Arella para malinawan na siya. Ano po bang nangyayari? At bakit natanggal si Adele sa trabaho niya rito? Tanong agad ni Kenna pagkaupo niya sa upuan sa kwarto nito. Don't worry. Pinalayas ko na si Adele dahil malaki siyang harang sa inyo ni Carter. Ano pong ibig niyo sabihin? Sabay tayo ni Kenna at sinundan si Arella papalapit sa malaking bintana. Uminom muna iyon ng red wine bago nagsalita. Kenna, hindi pa bahalata?
May gusto sa isa't isa si Adele at Carter. Hindi ko alam kung anong love potion ang pinainom nito sa anak ko para mahumaling sa kanya si Carter. No po, tita. Sadyang may mabuting puso lang talaga si Adele, kaya hindi siya mahirap mahalin. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito at taas kilay pang napaharap sa kanya. I'm not against po kung totoo man na mahal nilang dalawang isa't isa. Tsaka parang magkaibigan at magkapatid na rin ang turingan namin ni Adele. Naiparealize na rin po sa akin ni Carter na hindi siya ang lalaking para sa akin. Hindi na ako maghahabol pa. Magiging masaya ako kung si Adele at Carter ang magkakatuluyan. Bagay po sila. Deserve nilang magmahalan. Kenna! Saway na sabi ni Arella dahil di makapaniwala sa sinabi nito. Alam kasi nito kung gaano nito kagusto si Carter. Napangiti naman si Kenna. Naniniwala po kasi ako sa kasabihang, kung mahal mo ang isang tao, hahayaan mo siya kung saan mo siya makikitang masaya. Sana ganun din po kayo ni Tito Chris para kay Carter. Don't worry po, tita. Kakausapin ko pa rin po si Mom at Dad na tulungan kayo sa company niyo na malapit na mabankrupt. Basta sana po, hayaan niyo na si Carter at Adele na maging masaya, malaya, at mahalin ang isa't isa. Mahabang sabi ni Kenna. Nagulat siya nang yakapin siya ni Arella. Thank you so much, Kenna. May kumatok sa pinto ng kwarto kung nasaan sila, kaya pinapasok iyon ni Arella. Pagbukas ng pinto, nakita nila si Chris at halata sa mukha nito ang pag-aalala. Hon, may problema ba? Tanong ni Arella sa asawa niya. Si Carter. Ano po nangyari kay Carter? Sabat na tanong ni Kenna na nag-aalala na rin. Na-aksidente siya. Nasa ospital siya ngayon. Nanghina ang tuhod ni Arella at napaluha nilang bigla. Inalalayan siya ni Kenna papunta sa kama at pinaupo niya iyon doon. Kumusta siya ngayon? Tanong ni Arella. Ang sabi sa akin, okay naman daw si Carter. Nagkaroon lang siya ng sugat at ilang galos. Ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin siya ngayon. Pagmamadali ni Arella at tumayo na sa inuupuan niya. Dahil gusto na rin nila makita si Carter, sinundan na nila iyon. Sa kotse sila ni Chris sumakay. Nasa unahan ang dalawang mag-asawa at nasa likuran naman si Kenna. Kinuha niya ang phone niya at tinext niya si Adele tungkol sa nangyari kay Carter. Panigurado kasing pupuntahan nito si Carter kapag nalaman nito ang nangyari. Pagkarating nila sa ospital, pinuntahan nila agad ang room ni Carter. Nakita nila iyon na nakahiga at mukhang malalim ang iniisip. Pagkalapit nila, nakuha nila ang atensyon nito. Mukhang hindi pa nga iyon masaya nang makita sila dahil sa sama ng loob nito sa kanila. Are you okay, Carter? May masakit pa ba sa'yo? Alalang tanong ni Arella. Yes, I'm okay. Bakit ba pumunta pa kayo rito? Napansin ni Kenna na kahit marami iyong natamong sugat, ay hindi pa rin nawawala ang pagiging masungit nito. Lumalambot lang ang puso nito kapag nandyan si Adele. Nag-aalala kami dahil nabalitaan naming naaksidente ka. Hindi ka dapat nag-drive ng lasing because you put your own life to risk. Ayos naman po ako. Malayo to sa bitukang mga sugat ko, kaya hindi nyo kailangan mag-alala. Aalis na rin ako rito. Nagpapahinga lang ako. Kailangan ko pang hanapin si Adele sa ayaw sa gusto nyo. Hindi na kailangan. Nagulat sila sa pamilyar na boses na narinig nila. Pumasok si Adele sa loob ng room ni Carter matapos magsalita. Pumunta kasi agad siya sa ospital nang mabalitaan ang nangyari kay Carter. Ang kinagulat niya lang ay ang sinabi sa kanya ni Kenna ay nag-aagaw buhay na si Carter.
Napangiti na lang siya nang maisip na ginawa lang iyon ni Kenna para talagang pumunta siya at huwag tumanggi. Pagtingin niya kay Kenna, nagpisan pa iyon sa kanya at ngumiti. Adele! Nakangiting sabi ni Carter na kahit may iniinda pa sa katawan ay sinubukang tumayo at niyakap si Adele ng mahigpit. Thank God you're here! Pinag-alala mo ako. Naluluhang saad ni Adele. Shh! I'm fine. Lalo pa't nandito ka. Huwag mo na sana akong iwan pa dahil hindi ko kakayanin. Napatingin naman si Adele sa mama at dad ni Carter na nakangiting nakatingin sa kanila. Nagtataka siya kung bakit o panaginip lang ito. Tumango iyon sa kanya para sabihing okay lang sa kanila na sabihin niya rin kung ano ang gusto niyang sabihin kay Carter. Hindi na ako aalis pa. Kasi ang totoo niyan, mahal na mahal kita, Carter. Pagtawag nito sa pangalan na nagpangiti roon. Nagkaroon ako ng realization na dapat sabihin ko na talaga sa iyo ang totoo kong nararamdaman. Kaysa naman maging huli pa. Akala ko talaga tuluyan ka na mawawala sa akin. Pinunas naman ni Carter ng kamay niya ang luha ni Adele na tumutulo sa mukha nito. Alam niyang sincere si Adele sa sinasabi nito sa kanya. Parang gustong mapatalo ng puso niya nang malaman niyang mahal din siya nito. Mahal na mahal din kita. Ipaglalaban kita kasi ikaw ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Naglapit ang mukha nila at napangiti sa isa't isa. Iyon na ata ang pinakamasayang araw nila dahil naging totoo na sila sa nararamdaman nila. Congrats sa inyo! Tuwang-tuwang sabi ni Kenna at napapalakpak pa. Congrats, Carter. Adele, mula ngayon, hindi na kami tututol sa pagmamahalan niyo. Salamat, Adele. Kasi dahil sa'yo, nakita namin na nakangiti na ulit si Carter. Malambing na saad ni Arella. Nandito kami para suportahan kayo. Lagi niyong tatandaan yan. I'm sorry, Adele, kung hindi naging mabuti ang pakikitungo ko sa iyo nung una. Pinagsisisihan ko yun. Kitang-kita ko na bagay talaga kayo ni Carter. Saad ni Chris. Thank you po. Niyakap ni Arella at Chris si Adele, kaya mas lalo iyong napaluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang saya na nararamdaman ng puso niya. Sa huli, si Adele at Carter ay nangako sa isa't isa sa simbahan na magsasama habang buhay sa hirap at ginhawa. The End. Dito na po nagtatapos ang magandang story na ito. Please don't forget to like, comment, and share. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa susunod na story ulit. Take care, everyone! Hanggang sa susunod na story! Bye-bye!